Sabi dito mga kababayan sa balita published by Politico News, Lisa Marcos conferred honorary doctorate by Palawan State University. Ayan ba? Ito mga kababayan, yung napakagandang first lady ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malamang mainggit na naman ito yung mga critics ni Lisa Marcos. Huwag na kayong mainggit. Isa man lang na honorary degree. Isa pa lang, pero baka sa mga susunod pang mga araw o taon mga kababayan, madagdagan pa ito. O diba? Normal man po yun. At si Santa Mama nga po, nakita ko sa mga post niya mga kababayan, binalot na ng honorary doctorate degree. Pag yung mga dilawan po nakatanggap ng mga ganitong honorary degree, poring-pori kayo. Pag no Marcos po, isang Marcos, masama yung tingin ninyo, di na downplay yung mga ganitong honorary degree pag Marcos. Diba? But anyway, mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung balitang ito para lalong manggalaiti yung mga galit sa mga Marcoses. Lalo na kay First Lady Lisa Marcos. First Lady Lisa Araneta Marcos received on Wednesday the honorary degree of Doctor of Education honoris causa from the Palawan State University. Doctor of Education na po siya ngayon. Added than isang abogado, mga kababayan, and professor of law. Talagang matindi yung ating First Lady, yung kanyang educational qualification. Di ba? Yung kanyang credentials, hindi po basta-basta. So, sabi rito po, Araneta Marcos, a lawyer and a professor, was also the commencement speaker during the graduation ceremonies. Ganon talaga po. Binigyan na rin siya mga kababayan ng honor. Bagay naman po sa First Lady yung ikinonfer sa kanyang honorary degree. Di ba? The wife of President Ferdinand Marcos graduated from the Ateneo de Manila University and completed her postgraduate classes in criminal procedure at the New York University. Big time po si Mrs. Lisa Marcos Araneta. Ay, Mrs. Marcos, Lisa Araneta Marcos pala. Baliktad, Araneta siya, yung dalaga pa. Graduate po siya ng New York University. Postgraduate classes in criminal procedure. Her current interests are primarily in the fields of education, health, and culture. Professor nga po siya sa College of Law ng napakatagal na panahon. Kaya lang ngayon yata hindi na siya masyadong time sa pagtuturo po, siyempre. Busy schedule na po. Kaya I think, pero di ba, nung una, parang may tinanggap pa siyang schedule sa pagtuturo. Pero I think baka ginive up na po. Kasi masyado nang hectic yung kanya pong trabaho ngayon. As the First Lady, siyempre may role din siya, mga kababayan, sa gobyerno. Tulad nito po, on May 16, Araneta Marcos launched the Lab for All project in Batangas to provide free laboratory work, consultation, and medicine to the poor. So ito yung pinagkakaabalahan mga kababayan ni Mrs. Lisa Araneta Marcos.
bilang isang First Lady. She also celebrates the talent and skills of Filipino artisans through likha. So, congratulations mga kababayan sa ating First Lady, Lisa Marcos Araneta. Kaya kayo mga critics, mga dilawan, wag na kayo pong wag na kayong mainggit sa First Lady. Bagay naman sa kanya. At kwalipikado naman siya mga kababayan na tumanggap. Si Linlin nga. Binigyan pa lang mga kababayan dito sa Ateneo Dinaga University. Another doctorate, honorary doctorate mga kababayan. Binalot na po ng parangal. Talagang nire-ready siya, mga kababayan, ng mga supporters niya, ng mga kaalyado niyang mga nasa mga universities para to make over po na susunod na pangulo ng ating bansa. Diba? Ang galing pati ng pakalagay ng caption dito. Impact leadership, sabi rito. Husay at Tibay. Maski pa nga Mr. Maravillas, balutin pa yan ng kung ano-ano mga degree. Honorary degree. Hindi pa rin niya magbabago yung aming desisyon. No to Linlin pa rin. Former Vice President Lenny Robredo has now been awarded 5 honorary degrees. Ita ninyo, kay Lisa Marcos, isa pa lang yata yung alam natin. Baka may iba na rin, may iba pa mga kababayan, hindi lang na-announce. Although na-announce man siya mga kababayan, hindi ko nakita yung ikinonfer po. Oh, kay Kwan po, matindi, 5 na honorary degrees after receiving a Doctor of Humanities honoris causa from Ateneo Dinaga University. Yung pinaka-latest po, binigay mga kababayan ng Ateneo Dinaga University. Ngayon, ano pa mga kababayan yung ibinigay sa kanya yung mga nauna? Doctor in Public Administration, Polytechnic University of the Philippines, 2015. Ang galing talaga po. Ayos na ayos. Ano tingin ninyo mga kababayan natin? Ayos na ba ito? Pwedeng-pwede na po sa palasyo? Doctor of Humanities, University of St. Anthony, 2017. Doctor of Laws, University of Cordilleras, 2017. Mga honorary degrees po ito. Doctor of Philosophy in Economics, Ateneo de Manila University, 2022. And yung latest po, yung ngayon po, Doctor of Humanities, Ateneo Dinaga University, 2023. Matindi po si Santa Mama. Yeah, sabi ng kanyang mga fans po, deserving naman talaga. My amazing president. Yung mga reactions po. Hindi pa kayo kumbinsido? Sabi ng isa pa, the president we deserve but have never had. Balutin pa ninyo yan, mga kababayan, ng kung ano-anong honorary degrees. Tinula pa rin. Ingawan niya Mr. Maravillas. At hindi pa rin mababago yung perception ng tao. Ano niya Mr. Maravillas yung perception ng tao? Yung perception ng tao, nakadepende doon sa kanyang mga ginagawa at saka doon sa kanyang mga pagsasalita or pananalita.
lutang pa rin. O, di ba? Hindi pa rin mag-gets ng mga mamamayang Pilipino. Hindi matanggap ng majority ng mga mamamayang Pilipino. Ayan man lang po, mga kababayan. Pero congratulations. Ano ba? Baka lang gusto ninyo itong itry, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoa. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.